Sige po, meron lang po akong iwawas to, no? Hindi pa ho pala kayo, hindi na ho pala kayo AFP chief noong panahon ni FBR, senador na ho kayo noon. Opo, sabay kaming kumandidato, sabay kaming na-elect. Siya for president, ako sa Senado. Ah, opo. Pero nung time po na sabay pa ho kayong nasa armed services, armed forces, ano po ang rango niyo noon nung naging PC chief na si FBR? I was a colonel. Colonel ako noon. He was the colonel. Commandant of first I was superintendent of PMA, then commandant of Marines, then commander National Capital Region, then chief of staff. Ayun. So during that time, madalas din po kayo siyempreng nakikipag-usap o nakikipag-coordinate kay FBR. Tama yun, because I call him as our peace warrior at that time, no? Kasi siya ang nagtulak ng pakikipag-usap sa NPA, CPP-NPA, at saka doon sa MNLF. And nakita naman natin resulta sa MNLF. Nagkaroon tayo ng peace agreement with Ms. Wari, no? Kanya lang, nung magkaroon ng peace agreement sa MNLF, umusbong naman itong MILF. Humiwalay si pangalan ng ano na yon, yung red nila, no? Uh-huh. So, he is not, I consider right now, no? I consider him as a soldier statesman, a peace warrior, you know, and economic kasi nung mag-take over siya yung ating ekonomiya ay talagang bumagsak dahil doon sa 7 coup attempts against the administration of Cory Aquino, ano? But when he took over, as a matter of fact, kaya tinatawag kong peace warrior, he created, for example, the peace panel talking with Joe Masison. Member ako noon, si Heidi Orak ang aming leader, and we were asking Joe Masison to join government. So, sa akin palagay, talagang he is a peace warrior. He was a warrior, and yet he was seeking peace with the enemies of the state. Mm-hmm. Naalala ko nga po, ano, yung mismong araw na nagpaalam na si Pangulong Ramos sa mga staff sa Malacañang, na isa sa kanyang mga nabanggit na tumatak sa isipan ko, ang gusto sana daw niyang maging alaala ng tao sa kanya, sa kanyang paninilbihan sa gobyerno, ay sa hindi lamang siya isang naging sundalo, naging isang general, naging isang defense secretary o naging pangulo, kundi siya po ay naging isang peacemaker, na yun po sana daw ang gusto niya maging legacy niya. I say amen to that, kasi yun na nakita ko. Kasi when he created the peace panel to talk with Joe Masison, CPP-NPA, ano, ay ang nag-head niyan si Heidi Yorak, attorney Heidi Yorak. And I was able, through that effort, I was able to talk to Joe Masison. And remembering the guidelines set by President Ramos, ano, ay sabi ko kay Joe Masison, Joma, umuwi ka na, mag-participate ka na sa democratic processes, you can run as a senator, kako mananalo ka. We need kako to listen to other voices. Kasi kung kami-kami ang nasa gobyerno mag-uusap, the danger of inbreeding of ideas is there, nandoon yun. Kaya ang sabi ni President Marcos, if we can establish peace with the CPP-NPA, siguro, although, sabi, yung economic situation, ano? And it was during the time of President Ramos na umangat ng konti ang ating ekonomiya, no? Remember, he addressed the power shortage. Yung infrastructure, for example, nanggaling sa kanya yung idea ng MRT at saka LRT.
sa kanya, sa kanila nang galing yun eh, yung idea ng MRT at LRT. And of course, he was talking of the construction of road networks, ano, road networks to trigger economic recovery and development. Partner? Yes, magandang umaga po ulit, Senator Biaso. Nice to talk to you again. Matagal-tagal na tayong hindi nakakapag-usap. Ano? Senator, alam naman natin na very vast ang military training nitong si dating Pangulong Ramos. Sa tingin nyo, sa pagkakakilala nyo sa kanya, paano ito nakatulong sa pagiging presidente niya? Well, unang-una, ang unang nare-remember natin kay former President Ramos ay yung pagiging trigger nilang dalawa ni JPE doon sa EDSA Revolution in the restoration of democracy in the country. Yun ang unang pagkakilala. And I think dahil doon, nakaabot siya doon sa kanyang pinuntahan. Naging presidente. Hello? Yes. Pagkatapos po, nung naging presidente siya, yes, Senator, naririnig niyo po kami? Oo, yeah. Oo. Nung naging presidente po siya, kakaiba din yung kanyang pagkumpas eh. Very compartmentalized in a way ang kanyang pagiging presidente. Pero he was also able to have some synergy, no? Ito ba'y dahil sa kanyang military training at military background? I think, of course, all presidents will be looking at economic development of the country and things that go with it. Yung economic development like infrastructure, labor, etc., etc. No? Nandiyan din yan. At yan ay sa pagiging... Diba, chief constabulary siya for how many years? 14 years? Ano? And the chief constabulary normally would be conscious of other things other than soldiering. Ano? Political issues, economic issues, labor, health issues. Kasi pinaniniwalaan niya, being the head of... the member of the armed forces at that time, ano, yung Philippine Constabulary, the root cause of unrest, one of them is economic situation of the country. Labor, health, etc., etc. So damang-dama niya. Kaya yung kanyang exposure ay mas malawak kaysa sa isang division commander or even purely the chief of staff of the armed forces of the Philippines. Kasi meron siyang exposure to factors other than soldiering. Alam mo, ang isang common sa inyo, Senator Pong, kayo'y military men, no? Vast ang military background ninyo. Una kayong naging nakilala bilang miyembro ng military. Iisipin mo, napaka-stricto, napaka-stern, no? Pero behind the scenes, aba, yung sense of humor po ninyong dalawa, eh kakaiba. Yun naman ng talagang well, hindi you know, namin makakalimutan sa kanya. Go ahead. When you are in a combat, life and death situation, ano, nor sometimes the introduction of the humor element helps. Totoo. Kaya naman yung actually talaga Senator, natutuwa ako pagka nagjo-joke. Kaya alam mo partner, yung isa niyang ginagamit ni dating Pangulong Ramos. Kilala siya bilang tabako, 'di ba? Pero meron din siyang salamin. Mga kapamilya, yung salamin po niya pwede niyang ginaganon dahil wala talagang salamin. Naalala niyo po 'yon, Senator Biason? Oh, ang tawag na namin sa kanya behind the scene. We cannot open up openly. Behind the scene, tawag namin sa kanya, ito na si General Tabako. Oo. Ano sa tingin niyo Senator Biaso, ano, ang pinaka
mabigat na alaala na iniwan niya po sa inyo personal? Ano ang hindi niyo makakalimutan tungkol sa kanya? Yung kanyang mixture of sternness and tenderness. Meaning, here is a soldier who can understand the human factors in the situations. Mm-hmm. Yun ang, kasi ang una naming pagkakaano nung chief PC siya, I was commander of a battalion in Lanao, Lanao Sur, at nakakausap kami noon tungkol sa sitwasyon doon sa Lanao, Lanao Sur, which was involving the fight between the Christians and the Muslims of Lanao Norte and Lanao Sur. Mm-hmm. Nakakausap kami noon. And somehow, my consciousness of his mixed yung sternness and tenderness ay nakita ko. At yan ho ba ay ginawa niyo rin ehemplo para sa sarili niyong buhay? That is correct. As an a professional soldier, kasi a marine is a marine, known to be, you know, kami sinasabi nilang first to fight, ano? And that was the time when yung una kong pagka-release the former President Ramos was yung kanyang understanding of what has got to be done as a security operator and a soldier who understands the situation. Yun ang una kong natutunan sa kanya. Partner. Mm-hmm. Siyempre po, ano, na maalala po natin, Senator, na nung pong panahon na si Pangulong Ramos pa rin po, ano, ang nanunungkulan, eh doon po nagsimula yung pananakop, no, ng China doon sa ilang mga lugar natin sa Spratlys. Pero after that po, parang lumalabas, no, at I don't know kung tama po ba yung puna, tama yung kritisismo, na tila hindi daw umaksyon kaagad o hindi po gumawa ng kaukulang aksyon si Pangulong Ramos para maharangan o mapigilan ang China na palawakin nila yung control nila dun sa Spratlys. Meron ho ba kayong masasabi na kwento, no, kung bakit tila ganun nga yung pag yung parang pag kilos ni Pangulong Ramos at that time to address the Chinese occupation in the Spratlys? At that time kasi, it was purely a contest between the other claimants, which at that time, hindi pa nga masyadong mainit yung Chinese. Yung Chinese issue sa West Philippine Sea started to heat up under the Pinoy. Ano? And that's the reason why Pinoy filed a case before the arbitrary court, the arbitration court sa Hague. Si Pinoy ang nag-file niyan eh. Kasi before that, merong halimbawa, noong 1994, isinama ako ni President Ramos sa Beijing. Ano? And nakausap namin si President Xiamen, na ipinagmalaki pa ni President Xi. Ang pinagmamalaki ni President Xiamen, yung pudong. Kasi at that time, pudong was just a swamp. Sabi ni kay President Ramos, sabi niya, I am going to build a city in that swamp, sabi niya. And he did. Ito nga yung pudong. Yung kumukontest ngayon sa financial stature of New York. Ayun. Kaya walang masyadong ano noon, hindi pa masyadong mainit ang China on the issue of the West Philippine Sea. Hindi pa mainit. Although uminit ito ng gusto. Hello? Papa. Go ahead, Senator. Uminit ng gusto ito noong kapanahonan ni Pinoy. Aha. Doon na nag-upisa yung aggressive moves of China.
in the West Philippine Sea. But it became worse nung maging presidente si President Digong. Ang observation ko sa Senator, no? Dahil po nung around 1995, kung hindi po ako nagkakamali, yun po yung time na unang namataan, yung mga, sabi nga nung China, fisherman's huts lamang, ano, mga kubo na mga mangingisda nila, at yun ay nakatayo na mismo sa ilang mga coral reefs sa Spratlys. Na ang sinasabi ko rin naman na dapat noon pa lang, nung maliit pa yung mga istruktura ng mga Chinese, itinaboy na kagad sila noong panahon ni Pangulong Ramos. Hindi naman eh, kasi nga at that time, China was still struggling, ano? President Chen Min was still struggling so far as pushing its external interest is concerned. Hindi pa ano, ito talagang aggressive na ang China, nag-file tayo ng claims. As a matter of fact, ang reference ng ating claims was my Philippine baseline law. Ano? Na ano interest natin diyan, yung continental shelf, economic exclusive economic zone, etc. issue. No. Ito ay lumabas nung itong si President Chen Min na. Ang ano, hindi yung during the time of President Marcos, Ramos. Alam mo pala, you know, I was involved in that West Philippine Sea since 1968. Nung inupupahan natin yan, I was the one who planned, conducted reconnaissance, landed in the islands one after the other. Kaya, pero at that time, China hindi kumikibo ng gusto. Kumibo na lang si Jinping. You don't believe, Senator, na parang si Pangulong Ramos at the time missed an opportunity to prevent China from being more aggressive in its expansion sa South China Sea? Hindi pa na po project at that time. I am the author of the Philippine Baseline Law, no? Nung hinihingi na natin sa atin ng United Nations yung ating baseline law. Ito nga, naging malaking debate yan eh. That's another issue. The issue is that during the time of President Ramos, hindi pa na po project the kind of aggression na ginagawa ng China ngayon. Kaya nung nag-umpisa na ang China na kumilos, that was exactly the time when the United Nations were asking us for our Philippine baseline law that I authored. Ano? Yun ang naging basis natin sa ating claims and protests na ginagawa. Wala pa nung kapanahon na ni President Ramos yan. Hindi pa na po project yung kind of aggression ng China at the time. Okay. Kasi naalala ko, bago ko ibalik kay partner KC, nakipagkaraoke pa si Pangulong FBR kay Jiang Zemin, di ba? Parang nagkantahan pa sila. So parang binansagan po yung approach na yun ni Pangulong Ramos as karaoke diplomacy. President Ramos is known for diplomatic tendencies, ano? Kanya nga ayan hindi lang kami nag-succeed doon sa attempt na establish a peace arrangement or agreement with the CPP and PA, pero nagtagumpay doon sa MNLA kay Ms. Suare. Senator Pong, pinag-uusapan na rin ng pagtatagumpay, ano, magtagumpay ho kaya itong ibinabalik ng ROTC sa senior high school. Ano po ang pananaw niyo dito? Dapat ba? Hindi ba dapat? Ano po sa palagay niyo? Dapat siguro, pero we have to restructure the program of instructions. Hindi yung pamarcha-marcha lang, pa-drill-drill lang, hindi ganun.
in my mind. And I proposed an amendment to the existing law at that time. Kanya lang, when you talk of our OTC at that time, hindi pa hinog. Ano? Kasi, yun nga, very fresh yung nangyari sa UST ba yun? Sa UST? Mm-hmm. Ano? Yeah. Yung abuso and even corruption doon sa ROTC training. Kaya nawala yung ROTC because of that. Ano? But I regret that pinalitan pa natin ng K-12. Ano? Ang problema sa K-12, sabi nung apo ko kagabi, tinanong ko, who is freshly student of college, ano? Sabi ko, ano nangyari sa 2 taon mo? Ano mo sabi sa akin ng apo ko? I lost it, sabi niya, for 2 years. I lost 2 years, sabi niya, because of, tapos ngayon, aalisin yon at ang mukhang nakikita ko ay papalit ROTC. I welcome the ROTC program, but I think we have to redirect our or redesign our objectives sa ROTC. Hmm. Kasi ano we need hindi lang discipline, hindi lang yung the fact that we need a reserve force, ano, but I think part of it is the ROTC structure if properly redesigned. Halimbawa, isa yung sinasabi nila yung involvement in the disaster response preparedness. Mm-hmm. Kasi what the characteristics of the ROTC, it has the structure of discipline and organization. Importante, organization. Kasi if you need it at times for anything, ano, mayroong organization na. Yung ROTC. Okay. Senator, we like to thank you sa binigay niyo pong mga alaala about former President FBR, pati na rin siyempre yung comments niyo about the plan to use ROTC, no, to create more warm bodies to help in disaster relief. Thank you so much, Senator. Tony, I am sad, ano, for the passing away of former President Ramos. We lost a good leader. We lost a statesman, and we lost a soldier warrior. Peace warrior.